Why do you love? Is it because you feel it? Is it because it feels good to love? Eh paano pag hindi mo na nararamdaman ang pag-ibig at pagmamahal? Titigil ka na ba sa iyong pagmamahal? My dear friends, there are a lot more good reasons why God has made His greatest commandment about love. Mga kapatid, may dahilan ang Diyos bakit inuutos tayong magmahal. And allow me to give you 3 reasons why we should not stop loving. Why you should continue loving. May 3 dahilan. Alalahanin niyo po, tandaan niyo, pakinggan niyo ang mga ito, balik-balikan niyo. Bakit kailangan at mahalaga na magpatuloy kang magmahal? Bakit napaka-importante na huwag kang titigil na umibig? Number 1, we love because we have been loved. Bakit ka nagmamahal? Dahil nakatanggap ka ng pagmamahal. Subukan nyo nga pong huminga. Sabay-sabay po tayo. Ha? Inhale. Exhale. Isa pa po. Inhale. Exhale. Ano pong mangyayari kung puro ka lang inhale ng inhale? Anong mangyayari sa'yo kung palagi ka lang tanggap ng tangga, pasok ng hangin? Mamamatay ka. Di po ba? Bakit ka naglalabas ng hangin? Eh kasi tinanggap mo, pinasok mo. Ganyan po ang pagmamahal. Bakit nagbibigay ka? Kasi nakatanggap ka. Remember, your inhale, yung inyong paghinga, ay pagmamahal galing sa Diyos. Amen? Yung inyong paglabas ng hininga ay inyong pagmamahal sa Diyos at sa gawa niya. We cannot live our lives by acquiring, by getting, by collecting. If you want to truly live a happy, meaningful, and fulfilled life, you should learn also to share and to give. Amen? May napanood po akong isang napakagandang commercial. Pinakita po dito sa palabas. Anong mangyayari kung lahat ng ari-arian mo, dala-dala mo? Meron pong isang lalaki, habang naglalakad siya, nakatali lahat ng mga sapatos niya sa kanya. Imagine that. Ang hirap pong maglakad na dala-dala mo lahat ng iyong mga sapatos. Meron pong isang bisis, dala-dala lahat ng mga bag niya, pagmamay-ari niya. Bigat na bigat siya, hirap na hirap siya. Meron pong isang lalaki, suot-suot niya lahat ng kanyang mga damit, patong-patong. Bigat na bigat siya, hirap na hirap siya. Init na init siya sa kanyang sinusuot. Meron pong isang lalaki, ang dami pong mga sombrero. Meron pong isang tao, dala-dala lahat ng grocery. Ano pong pinapakita nito? Ang pinapakita nito, ang tinuturo nito, na napakabigat na mabuhay, na hindi ka nagbibigay. Amen? My dear friends, you are reminded, why should we love God with all of our mind, with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength? Because God has given you that life. Kung hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos, paano ka mabubuhay? Ikaw ay inaanyayahan na magmahal dahil binigyan ka ng buhay. Kung wala kang buhay, hindi ka makakapagmahal. Amen? Love because God has loved you first. And the sign of God's love is your breath, yung iyong hininga. Habang ikaw ay nakakahinga, yan ay ang simple na pagpapala at bendisyon ng Diyos sa iyo. Huwag mo yan babaliwalain. Dahil pag hininto na ng Diyos na bigyan ka ng hininga, anong ibig sabihin? Patay ka na. Sana maunawaan mo na ikaw ay nakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Kaya sana naman magbigay ka. Yan ay tanda at dahilan ng iyong pagmamahal sa iba. Second, why should we continue to love? We love because it heals. And through love, things grow. Ano man ang mamahalin mo, lumalago, tumutubo. Ano man ang ibigin mo, pag nasugat, maghihilom, gagaling, bubutian. Amen? Pag naputol ang sanga ng halaman, bigyan mo lang ng TLC, tutubo muli. Amen? Ang halaman hindi tutubo yan kung hindi mo didiligan. Matutuyo yan, mamamatay yan. E kung sa halaman, pag pinaparamdam mo ng pagmamahal, nabubuhay,
ano pa kaya sa tao? Kaya nga po, pag nag-aaway ang mag-asawa, pag hindi sila magkaintindihan, hindi po sagot ang paghihiwalay. Anong sagot dyan? Dagdagan pa ang pagmamahalan. At anong ibig sabihin ng pagmamahalan? Allow me to give you a very beautiful definition of love. Remember this, love is being patient even in inconveniences. Love is being patient even in suffering. A loving act is more powerful than loving intentions. Alam ko po sa atin marami tayo mga mabuting intention eh. Mabuti ang ating mga kalooban. Pag tayo'y nakasakit, nagkasala sa iba, anong sinasabi natin? Anong sinasagot natin? Hindi ko sinasadya. Di po ba? But good intentions, loving intentions are not enough. If you truly love, you must show it. You must act on it. And remember that true love shown in actions and affections is the way to transform others. Pag walang pagmamahal, lalo niyong susugatan at sasaktan ang bawat isa. Pag wala kang pagmamahal, masisira ang iyong trabaho. Pag wala kang pagmamahal, masisira ang iyong buhay. Gusto mong tumubo ng mabuti ang iyong buhay? Gusto mong maghilom ang sakit ng iyong puso? Huwag kang titigil na magmahal. Pangatlo at kahuli-hulihan, third and last, we love because it is who we are. Huwag kang titigil na magmahal dahil ikaw yan. Tandaan niyo po na tayo ay gawa ng Diyos ng pagmamahal. Sa sulat ni San Juan, pinapaliwanag niya na ang Diyos natin ay isang Diyos ng pagmamahal. Sino ang lumikha sa atin kung hindi ang Diyos? At kung ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal, tayong mga nilikha niya ay mga nilikha ng pagmamahal. Pag tumitigil ka sa pagmamahal, hindi ka nagiging totoo sa kung sino ka ba talaga. Amen? Pag ang araw, hindi po mainit. Araw pa ba yan? Hindi na. Pag ang dagat, walang tubig, nasasabi mo pa ba na dagat yan? Hindi na. Pag ang isda, hindi lumalangoy sa tubig, isda pa ba yan? Hindi na. Baka ulam na yan. Pag hindi na lumalangoy ang isda, patay na yan. At ganyan din sa tao, pag ikaw hindi ka na nagmamahal, hindi ka na tao. Pag ikaw hindi ka na umiibig, hindi ka na nagiging anak ng Diyos. Nakakatakot pag ang tao hindi na nagmamahal dahil dyan na siya nagkakasala. At pag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nakakasakit. At pag ikaw ay nakakasakit, sigurado ang iyong kaluluwa ay namamatay at baka meron ka ding napapatay. Amen? Kailangan nating maalaala kung sino ba tayo talaga. Kailangan din maalaala ng mundo kung sino ito talaga. Dahil tingnan niyo po ang epekto, dahil sa pagkalimot ng ating kalikasan na tayo ay pagmamahal, napakaraming mga pangit na nangyayari ngayon sa ating mundo. Napakaraming karahasan, walang tigil ang gera. Bakit kayang makapatay kahit na walang konsensya na mga inosenteng bata dahil nakakalimutan na ang pagmamahal? Bakit merong tao kaya niyang mag-scam, manloko ng kanyang kapwa, nakawin yung pinaghirapan na pera dahil nakalimutan ang pagmamahal? Bakit merong tao na kaya din niyang ibenta ang kanyang kapwa-tao, human trafficking, sex trafficking, dahil nakalimutan na ang pagmamahal? Bakit mas mahalaga na maghiwalay? Minsan, nakakalungkot, nagiging pagmumulan ng pagiging broken family ng bawat isa dahil nakakalimutan na ang pagmamahal. Bakit nasisira ang ating buhay? Dahil nakalimutan na natin kung sino tayo talaga, na tayo ay likas dapat na nagmamahal. Napakaganda nung nabasa kong quotation, sabi niya, that when you love, it produces beauty and greatness. Oo nga naman po, no? Pag nagmamahal ka, napapasaya mo yung iyong minamahal. At pag nagmamahal ka, nakikita, nababanaag sa iyong muka. Ano sinasabi nila? Wow, blooming ka, blushing ka. Yan ang kulang na kulang ng mundo natin ngayon, na nawawalan ng kabutihan, nawawalan ng liwanag, namamatay ang kapayapaan. Kulang ito sa pagmamahal. Bakit ka kailangan pagmahal? Bakit natin kailangan ipagpatuloy ang pagmamahal? Para makahawa tayo ng ibang tao. At para pag kumalat ang pagmamahal, kakalat din ang kabutihan, ang tuwa, at ang kapayapaan. Bakit ka nagmamahal? Sana magmahal ka, hindi lang dahil utos ng Diyos,
pero maunawaan mo. Nagmamahal ka dahil nakatanggap ka ng pagmamahal. Magmahal ka dahil ikaw ay nakakapagpabuti ng iba. At magmahal ka dahil ito ay kung sino ka talaga. Sabi po nila, ang mga may pangalang nag-uumpisa sa letter J ay mga sinungaling at manloloko. Totoo po ba? Kasi po si John, niloko daw po niya si Jelay. Si Justin Bieber, niloko daw po niya si Selena. At ngayon po latest, si Jason, niloko po niya si Moira. Isa pong kumpisal ko sa inyo ha. Kasama po ako dito sa mga manloloko. Si Father Joel. Kasi po, nung seminarista ako, nagkaroon din po ako ng girlfriend. At ako po yung nakipag-break sa kanya. Napakasakit po nung kanyang naramdaman. Naghanap ng iba para matakpan yung sakit nung aming breakup. Kaya parang guilty rin po yata ako dito. Meron po bang Jay na hindi manloloko? Meron po, si Jesus. Hindi po lahat na mga nag-uumpisa sa letter J ay manloloko at sinungaling. Hindi naman ibig sabihin nag-uumpisa sa letter J, sila lang yung mga manloloko. Tayong lahat, naranasan na din natin, nagawa na rin natin ang manloko at ang maging sinungaling. Amen? But see the love of God for us, that despite of our lying, despite of our betrayal, despite of our sin, Jesus, God, continues to love us, continues to forgive us, continues to accept us, continues to give us second chances. Not only second chances, millions of chances. Yan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At narinig po natin ito sa ating ebanghelyo, na itong nagtaksil sa kanya, si Pedro, pinagkakatiwala niya ang simbahan sa kanya. Tinatanong siya, "Do you love me? Mahal mo ba ako?" Tatlong beses niyang tinanong kung mahal mo ba ako, dahil tatlong beses siyang nagsinungaling, tatlong beses siyang nagtaksil. Alam din ni Jesus na kahit na nangako siya, namamahalin siya, mamahalin niya ang simbahan, may kahinaan pa rin si Pedro. Pero tingnan niyo po ang napakaganda at tunay na pagmamahal ng ating Panginoon ng Diyos. Na kahit alam niya magkakamali ulit siya, kahit alam niya na magkakasala ulit siya, pinagkatiwalaan pa rin siya. Tinanggap pa rin siya. Minahal pa rin siya. At ito po yung paanyaya din sa atin. To love as God loves. Kung magmamahal ka rin, sana magmahal ka kamukha ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, perpekto. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, nagpapatawad. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, nagbibigay ng second, third, four, thousands of chances. Napakarami kasi sa atin, nagmamahal pero ayaw nilang masaktan. Sino ba ang gustong masaktan? Wala. Pero kung hinahanap mong pagmamahal ay yung pagmamahal na walang sakit, ikaw ay nananaginip. Walang ganyang pagmamahal. When you love, expect to be hurt. When you love, expect to be brokenhearted. Pag ikaw ay nagmahal, ihanda mo ang puso mo na mabasag. Pag ikaw ay nagmahal, ihanda mong sarili mong masaktan. Walang nagmamahal na hindi nasasaktan. Pero gitna nung sakit at hapdi ng pagmamahal, meron din tuwa, meron din saya, meron din sarap. Amen. Pero inaanyayahan tayo. Kung masaktan ka man, sana marunong ka magpatawad. Kung mamabasag ang puso mo, sana magbigay ka pa rin ng chance. Kung hindi mo kayang magpatawad, kung hindi mo kayang magbigay ng ibang chance, tandaan niyo po ito, huwag kang magmamahal. If you cannot be patient, if you cannot forgive, if you cannot give the other a second, third, or multiple chances, then do not love. Expect this pain when you love. And the Lord knows this. Sana tayo din maunawaan natin ito.
ang pagmamahal ay hindi kamukha ng trabaho. Sa trabaho, pag nagkamali ang empleyado, ang trabahador, pag ayaw mo yung kanyang ginagawa, pwede mo siyang sisantihin, pwede mo siyang alisin. Di po ba? Pero hindi ganyan sa pagmamahal. Love is not like that. Lalong-lalo na ang tunay na pagmamahal. Hindi ibig sabihin meron kang ayaw, di kayo magkasundo, ganun lang ba kadali na alisin, putulin siya sa iyong buhay? Hindi ganyan ang tunay na pagmamahal. Pero ang tanong, kaya ba natin magmahal kamukha ng pagmamahal ng Diyos? Can we be faithful? Can we be patient? Can we forgive? Can we give second, third, multiple chances? We can. Kaya po natin. Bakit? Kasi tayo'y bininyagan at tayo'y naging Christian. Tayo ay sumusunod kay Kristo. We can love as Jesus loves because we are Christians. Tayo ay kamukha ni Jesus. And who is a Christian? A Christian is one who loves patiently. A Christian is one who loves faithfully. A Christian is one who loves with forgiveness. And a Christian is one who loves by giving second, third, and multiple chances. Kung hindi mo kayang magmahal, nagpapatawad, tapat, at nagbibigay ng bagong pagkakataon, then you should not call yourself a Christian. Amen? Burahin mo na yung pangalan, yung iyong pagkabinyag na Kristiyano. Dahil ang totoong Kristiyano, nagmamahal dapat kamukha ni Kristo.